Anong oras na nita? At may bala ka pa talaga umuwi ng ganitong oras? Saad ng kanyang ina na siyang naging dahilan upang magulat si Luca. Dahil halos mag-aalas 3 na ng umaga nang makauwi siya sa kanilang bahay. At akala niya ay tulog na ang kanyang mga magulang. Subalit tingin sa kanyang kaalaman ay hinintay siya ng kanyang ina. Ma'am, ano ba yan? Nagugulat naman kayo. Wala akong pakialam kung nagulat kita. At bakit ngayon ka lang umuwi? May babae bang dalaga na inaabot ng ganitong oras galing sa gala ha? Ma'am, nagkatuwaan lang ho kami magkakaibigan. At isa pa, nasa tamang edad naman ho ako. Kaya bakit ba napaka big deal pa rin sa inyo yung paggala ko? Total, wala namang nangyaring masama sa akin ma'am. Safe na safe ako. Safe na safe ka nga, Iha. Pero puro na lang pag-inom at gala ang inaatupag mo ni Ika. Galit na saad ng kanyang ina. Eh, ano namang gagawin ko dito sa bahay, ma? Magmumukmok. Grabe naman ho kayo. Iba sabi niyo noon, kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, eh saka na ako mag-enjoy? Eh di ngayon, nag-i-enjoy ako. Ano bang mali doon, ma? Aba, may gana ka pa talagang sumagot sa akin ha. Alam mo ba, na ang tanda-tanda mo na. Tapos, wala ka naman ibang alam ng trabaho. At isa pa, matanda na rin kami ka. Kahit kailangan mo na magtrabaho. Para sa ganon, hindi ka kawawa kapag nawala kami sa mundong ito. Sus, kung yan yung concern nyo ma'am, huwag kayong mag-alala. Kasi, kapag nawala naman kayo sa mundong ito, ako naman yung mamamahala sa mga negosyo, di ba? Yeah, okay lang naman. Ano? Grabe ka talaga, Nika. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. At isa pa, gusto na rin namin mag-asawa ka na. Para naman makita namin yung apo namin bago kami mawala. Ma'am, anong asawa ka dyan? Sus, wala akong plano, okay? At isa pa, di pa ako ready. Anong apo yung pinagsasasabihin niyo dyan? May naisip akong paraan nita. Nang sa ganon, mapapayag ka namin ng ama mo sa gusto namin. At isa pa, para naman ito sa kinabukasan mo. Lalong-lalo na ngayon, gastos ka ng gastos ng pera. Alam mo bang mahirap humanap ng pera sa ngayon, ha? Ano ba yan, ma'am? Naantok na ako eh. Kung balak nga mag-rent sa akin, pwede ba? Bukas na lang. Matutulog na muna talaga ako. Saad ni Nika at agad nang pinalikuran niya. Oy Nika, napakabastos itong bata na to. Hindi pa tayo tapos sa pag-uusap ha? Ma'am, bukas na lang natin ituloy. Antok na talaga ako. Pakiusap ni Nika. Ano ba yan Nika? Kapag ako yung kausap mo, inaantok ka. Tapos kapag kaibigan mo, alive na alive ka? Sinong nililoko mo? Ay naku ma'am, bahala kayo dyan. Basta ako, matutulog na ako. Saad ni Nika at agad nang umalis sa harapan ng kanyang ina habang ang kanyang ina ay napabuntong hininga na lamang. Ang tigas-tigas talaga ng ulo nito. Tingnan natin bukas kung sino ang may huling halakhak. Nakangiti saad ng kanyang ina. Kinabukasan ay halos tanghali na nga nang nagigising sa at agad siyang bumaba na. Oh, gising ka na pala. Mabuti naman dahil hindi pa tayo tapos mag-usap. Panimula ng kanyang ina. Ma, bakit andito ba kayo? Kala ko po balik kayo. Diba wala naman kayo palagi sa bahay dahil nandun kayo sa negosyo? Nagtatakang tanong nito. Well, may kailangan akong sabihin sa'yo, Nika. Ano na naman yan, ma'am? Kiritang saad, Nika. Well, papipiliin ka lang namin. At napag-usapan na namin ito ng dad mo. Okay. Walang ganang sagot, Nika. Well, gusto namin sana na i-arrange yung marriage sa kasosyo ng negosyo ng dad mo na si Ray. Wait, ano ma'am? Naiibang na ba kayo? Anong arrange marriage ka dyan? Bakit naman hindi, ha?
Nasa tamang edad ka na rin naman ha. Ano bang masama doon? Ma'am, ayoko. Bahala kayo. Basta ayoko. Ayaw mo ba talaga? Hindi na ba mababagong isip mo, Iha? Oo naman, ma. Para namang wala akong freedom sa gagawin mo. Wala nga akong boyfriend. Tapos ipapa-arrange marriage niyo ako? Sa taong hindi ko kilala? Ano bang pumasok sa isip niyo, ma'am? Kung galit kayo sa ginawa ko kagabi, ipunish niyo na lang ako. Pero sa ibang paraan, yung kaya kong gawin, ma'am, pero walang kasal-kasal na yan. Sigurado ka dyan, Iha. At matanong nga kita, talaga bang punishment ang gusto mo? Kasi may naisip na ako. Ah, oo na, ma'am. Sige. Mag-apply ka na lang bilang isang janitor sa isang kumpanya na kakilala ng papa mo. Janitor? Oo, bakit? May angal ka? Madali lang naman akong pausap ni ka. Kung ayaw mo, dahil maarte ka, well, may option naman tayo. Mapipilitan akong ipakasal ka na lang. Mamula na bang ibang choice? Wala na talaga. At Mika, hindi kita ginawang janitor para pagtawanan ka. Ang gusto ko, maranasan mong paghihirap. Nang sa ganon, matuto kang magtipid at huwag gumastos ng mga pera namin para sa inumin na walang halaga sa buhay. Ma'am naman! Mika, I'm waiting. Pumili ka na ngayon. Magpapakasal o magiging janitress? Ay nako! Magiging janitress na lang, ma. Ayoko yung kasal-kasal. Nakasimangot na sagot sa ina. Good! Well, aalis na ako. At bukas na bukas din, magsisimula ka na. Paalala ng kanyang ina at agad na rin itong umalis. Kaya't walang nagawa si Mika, kundi ang maging isang janitress sa isang kumpanya. Wala namang naging problema si Mika sa kanyang unang araw sa trabaho, sapagkat marami ang humanga sa kanya dahil sa maganda siya. At hindi rin siya nagtamad-tamaran upang agad siyang mapatawad ng kanyang ina. Kaya sa kanyang kagandahan at kasipagan, ay nabighali sa kanya si Ralph, ang CEO sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Uy pre, nakita ko yung janitress niyo dito sa kumpanya niyo. Grabe ang ganda ha. Saad ng kanyang kaibigan. Oo nga Jane, ang ganda no. Hindi ko maiwasang mabighani. Ano? Tama ang pagkakarinig mo Jane. Nainlove ako sa janitress ko. Kaso nga lang, paano ko manliligaw sa kanya? Eh sa pagkakaalam ko, mailap yung si Mika sa mga mayayamang lalaki. Kasi nga, may nililigaw sa kanya na mayaman din. Inadalhan siya ng bulaklak, kaso hindi niya tinanggap. Wait, seryoso ka ba dyan? Oo pare. Kaya nga ako naghahanap ng paraan para makalapit sa kanya. O anong plano mo? Eh, mailap nga yung dalaga na yan. So, paano ka nga makakalapit kung CEO ka nga? At teka, bakit naman mailap yung janitress nyo? Napaka-arte naman. Hindi siya ma-arte, Jane. Dahil din dyan, sa pagkamailapin niya, napagtanto ko na hindi niya gusto yung mayayamang manliligaw niya. Kasi hindi naman pera yung habol niya, totoong pagmamahal. Totoong pagmamahal? Oo naman, pare. Kaya tulungan mo na lang ako mag-isip kung ano yung gagawin ko. Dahil parang malabo talagang manligaw ako sa kanya kapag CEO ako. Wow, kaya pala. In love ka na ha? Pero pre, nagtataka lang ako kung bakit hindi niya kailangan ng pera. Eh, janitress lang naman siya. At isa pa, di ba dapat nang jackpot yung mga ganyang tao? Ano ba yung background ng babaeng yan? Ewan ko din pare. Kasi parang napakasikreto niya. Kahit na mag-hire ka pa ng magaling na detective, hindi mo talaga malalaman yung background niya. Ganun ba? Napaka-weird naman, pare. Pero sige na nga, dahil kaibigan kita, tutulungan na lang kitang mag-isip ng paraan. Saad ng kanyang kaibigan,
At agad naman silang nag-isip ng mga posibleng mangyari. At sa wakas, nakapag-isip na rin sila ng kaibigan niyang si James. Aha! May naisip na ako, Ralph. Ano naman yun? Eh kung magpanggap ka kaya na janitor? Kasi diba sinabi mo kanina, napaka-secretive ng Mika na yan. What if nagpapanggap lang din siya? Para kasing sa ganda at kinis ng balat, mukhang mayaman din yan eh. Pero kung totoo man yan o hindi, at kung gusto mong mapalapit talaga sa kanya, magpanggap kang janitor. Nang sa ganun, maging malapit yung loob niyo sa isa't isa. Alam mo, James, may punto ka eh. Sige nga, bakit ba hindi ko talaga naisip yan, James? Sus, alam kong mayaman ka, Ralph. Pero sadyang mahina ka rin minsan mag-isip eh. Kaya, good luck na din. Marunong ka naman sigurong manligaw ng babae, no? Aba, oo naman. Ako pa. O sige, balitaan mo na lang ako sa mga mangyayari. Oh, bakit James, alis ka na ba? Hindi naman. Pero, alangan naman na palagi ko kayong pagmasdan. Eh marami rin naman akong kailangan gawin. Kaya pre, good luck. Sana mapaibig mo siya. Kaya mo yan, okay? Oo na nga. Natatawang sagot na lamang ni Ralph. At nagkwentuhan naman sila ng kanyang kaibigan si Jane. Kinabukasan, ay nagpanggap na siyang janitor para mapalapit kay Nika. Hi! Bati ni Ralph kay Nika. Hello! Ikaw ba yung bagong janitor na magiging kasama ko? Tanong ni Nika. Oo, ako nga. Bakit? Wala lang. Nagtanong lang. Para naman hindi boring ang buhay ko dito. Na ako lang mag-isa yung naglilinis dito. Napakalaking kumpanya pa naman. Ay, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Matutulungan na kita palagi. At napakabait naman. Ano yan? Gentleman ang peg? Natatawang saad ni Nika. Uy, grabe ka naman. Pinagtawanan mo kaagad ako. Uy, grabe. Uy, binibiro lang kita. Hindi ka na. Magsimula na tayo. Nang sa ganun, makakain na rin tayo mamaya-maya. Suwestyo ni Nika at agad naman silang naglinis na. Sabay na tayong kumain? Tanong ni Ralph kay Nika. Sure, ba't naman hindi? Magsama naman tayo sa trabaho eh. So, tayo lang dalawa yung magtutulungan dito. Oo nga. Habang kumakain, ay hindi maiwasan ni Ralph ang ngumiti. Huwag kang ngiti ng ngiti dyan, Ralph. Parang baliw. Baliw sa'yo. Ew, ang corny mo. Natatawang saad ni Nika at agad na hinampas pa si Ralph. Tara na nga, kumain na tayo. Sagot na lamang ni Ralph at agad naman silang kumain na. Palaging silang sabay kumain at naging malapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo nilang nakilala ang isa't isa at lalong in love si Ralph kay Nika. Si Nika naman ay ganun din. Nahuhulog ng unti-unti ang kanyang loob, subalit pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa janitor lamang si Ralph at baka mapatay siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman nila ito. Isang araw, habang kumakain si Ralph at Nika, ay biglang tumawag ang kanyang ina. Hello, Mom. Anak, nakita na namin ang dad mo na malaki na ang pinagbago mo. Kaya titigil ka na sa trabaho mo bukas. Talaga po ba? Malungkot na sagot ni Nika. Oo naman. Bakit parang malungkot ka? Oh, hindi, Ma'am. Nagulat lang po ako. Sige na po, Ma'am. Kumakain po ako eh. At magpapaalam lang din po ako sa kaibigan ko. Saad ni Nika at agad na ibinaba na ang tawag. Anong magpapaalam? Tanong kaagad ni Ralph. Ralph, may gusto sana akong aminin sa'yo. Ano naman yun, Nika? Kasi, sa totoo lang, hindi talaga ako mahirap. At nagtatrabaho lang ako dito bilang janitress. Dahil sa parusa to ng mga magulang ko sa akin.
at bukas, hindi na ako magtatrabaho dito. Mamimiss kita, Ralph. Wait, do you mean ikaw yung anak ni Tito Rocky? Yes. At bakit kilala mo yung dad ko? Minka, may gusto rin sana akong aminin sa'yo eh. Ha? Ano naman yon? Eh kasi, pareho tayo. Nagpanggap lang din akong janitor para makalapit sa'yo. Dahil sa totoo lang, gustong gusto kita eh. At nabalitaan ko kasi na ayaw mo sa mga mayayaman. Kaya nagpanggap din akong mahirap. At sana naman, tanggap mo pa rin ako. Kasi kung ikaw yung anak ng mayamang negosyante na si Tito Rocky, ako naman ay ang nag-iisang CEO ng kumpanyang ito. Kaya ngayon, alam na nating dalawa yung mga sikreto natin. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Kinakabahan ang tanong ni Ralph. Imbis na magsalita si Mika, ay agad niyang niyakap si Ralph, sabay sabing, "Ay nako, hindi na talaga ako mapapatay ni dad nito. Kasi, akala ko talaga mahirap eh. Kaya, pumapayag ako, Ralph. Dahil sa nahuhulog na rin ako sa'yo. Pero kailangan mo pa rin akong ligawan. Kahit alam mo na gusto kita." Paalala ni Mika kay Ralph. At mula nga noon, ay natupad na ang pangarap ni Ralph na ligawan si Mika. Sa pagkakataong ito, ay wala na silang sekreto sa isa't isa.